Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Granddaughter Annalyn Santos, I hereby bequeath to you my residential property with the two adjacent lots situated in Mandaue City. Binasa na nga ni attorney ang last will of testament ni Don Pepe. At dito na nga na sinabi ng attorney na ito na kay Annalyn nga mapupunta ang ari-arian ni Don Pepe na nasa Mandaue, Cebu, at ang halaga nito ay 10 million pesos. At inalmahan naman ito ni Moira, at sinasabi ni Moira na bakit kay Annalyn daw ipinamana na anak naman daw ito sa labas. At maya-maya nga may kinuha pang papel itong si attorney at ipinakita dito sa kanila at kay Moira na ito ang magpapatunay na ibinigay ni Don Pepe ito bago nga ito nakidnap at naaksidente. Itong resulta ng DNA test results ni Joey na magpapatunay na hindi siya ang tunay na anak at hindi siya tunay na isang tanyag. Kaya walang karapatan si Joey na may makuhang mana mula dito kay Don Pepe at pati nga dito sa kanyang ama na si RJ. At agad na patayo sa kinaupuan nitong si Moira nang ipakita ng attorney na ito ang resulta ng DNA. At nagtataka itong si Moira na kung papaano daw ito napunta sa kanya na nagawa nang sunugin ni Moira ang mga ito. At bago nga ay matalino nga naman talaga itong si Don Pepe dahil inunahan na niya itong si Moira dahil si takot ni Don Pepe na baka may gawin masama itong si Moira kapag nagkabukuhan at nagkabistuhan. At hindi na nga nagkamali itong matanda dahil yun nga ay pinadukot nga itong si Don Pepe. At hindi lang iyon ay pinagtangkaan pa ang buhay nito at yun nga ay nahulog sa bangin. At mapahanggang ngayon ay hindi pa nga nagkamalay at nagising itong si Don Pepe. At nagulat naman itong si Annalyn sa sinabi ng attorney na ito kung paano nagpagawa ng DNA test results itong si Don Pepe. At itong si Kinito ang nakakaalam nito. At hindi nagtagal ay dito rin nagulat itong si RJ at itong si Giselle na manluloko nga talaga itong si Moira at pati ang kanyang anak na si Joey. At wala na nga ang pakialam pa itong si Joey sa ari-arian daw ng matanda dahil sa nangyari na guilty-guilty nga ito sa ginawa ni Joey na naitulak niya itong matanda ay kulang pa nga iyon upang kabayaran sa kanyang ginawa kaya hindi sapat na kukunin niya ang mana na hindi naman dapat sa kanya dahil hindi nga siya ang tunay na tanyag. At dito naman na ibinasa rin ng attorney na ito ang kayamanan na ipinamana dito nga kay Justin at ito nga ang ospital ng Apex dahil siya nga ang mamumuno nito dahil itong si Giselle ang panganay na anak ni Don Pepe kaya nararapat lamang daw na itong si Justin ang mamumuno hanggang hindi pa nakakabalik ang mga alaala ni RJ at hindi pa nagiging doktor muli itong si RJ. Kaya naman, tinutulan nga din ito ni Moira dahil kahit isang singkong duling ay wala daw makukuha itong kanyang anak. At mapapatunayan na nga ba na itong si Annalyn ay hindi talaga tunay na anak sa labas dahil siya nga ang tunay na anak ni RJ at tunay na apo ni Don Pepe. At sila ang tunay na magpipinsan ni Justin at hindi itong si Joey. Na hindi nga ito nagpapakita dito nga sa Last Will and Testament na babasahin ng attorney na ito. Dahil may mabigat pa rin na pinagdadaanan itong si Joey na hindi niya magawa ng paraan. Kaya itong si Carlos ang nalalapitan dito ni Joey dahil siya nga ang tunay na ama at nakakaintindi kay Joey. At dito na nga nagdududa itong si Nalinette at Alin Susan sa mga ikinikilos ni Carlos. At itong si Joey na kung bakit si Carlos ang tinatawagan ni Joey. Yan ang ating pakatutukan at aabangan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.